Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Renz Marion at isa po akong licensed pharmacist at nurse dito sa Pilipinas. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para naman maging updated kayo sa aking YouTube channel. Para sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang sakit na diabetes. Ano ang kahalagahan ng pag-inom ng maintenance? Ano ang benepisyo at epekto ng pag-inom ng gamot na metformin? At meron nga ba itong masamang side effects? Ang sakit na diabetes mellitus ay isang karamdaman kung saan ang katawan ay hindi gumagawa ng sapat o hindi normal na tumutugon ang ating katawan sa insulin, na nagiging sanhi ng mga level ng asukal sa dugo na maging abnormal o mataas. Sa isang taong may diabetes, mahalaga ang role na ginagawa ng insulin sa ating katawan. Ang insulin ay isang hormone na inilalabas mula sa pancreas at ito ay mahalaga sapagkat ito ang kumokontrol sa dami ng glucose sa ating dugo. Ang glucose sa daluyan ng dugo ay nagpapasigla sa pancreas upang makagawa ng insulin. Tinutulungan ng insulin ang glucose na lumipat mula sa dugo papunta sa ating mga cells. Kapag nasa loob na ng mga cells ang ating glucose, ang glucose ay nako-convert sa enerhiya na agad na ginagamit ng ating katawan. O ang glucose ay maaari namang iimbak bilang taba o hanggang sa ito ay kailanganin ng ating katawan. Kung ang katawan ay hindi gumagawa ng sapat na insulin upang ilipat ang glucose sa mga cells, o kung ang mga cells ay huminto sa normal na pagtugon sa insulin, tinatawag natin itong insulin resistance. Ang nagre-resultang mataas na level ng glucose sa dugo at ang hindi sapat na dami ng glucose sa mga cells ay nagdudulot ng mga sintomas at komplikasyon ng diabetes. Meron tayong dalawang uri ng diabetes. Ito ay ang type 1 diabetes mellitus at type 2 diabetes mellitus. Sa type 1 diabetes mellitus, dating tinawag na insulin-dependent diabetes o juvenile onset diabetes. Ang nangyayari sa taong may type 1 diabetes mellitus ay inaatake ng immune system ng katawan ang insulin-producing cells ng ating pancreas. At higit sa 90% sa mga ito ay permanenteng masisira. Samantalang sa type 2 diabetes, dating tinawag na non-insulin-dependent diabetes o adult-onset diabetes, ang pancreas ay madalas na patuloy na gumagawa ng insulin. Minsan, kahit na mas mataas kaysa sa normal na level ang insulin, gayunpaman, ang katawan ay nagkakaroon ng paglaban sa mga epekto ng insulin. Kaya walang sapat na insulin upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Habang nade-develop ang sakit na type 2 diabetes, bumababa ang kakayahan ng pangkreas sa paggawa ng insulin. Ang labis na katabaan ay ang pangunahing kadahilanan ng panganib sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. At 80 hanggang 90% ng mga taong may ganitong karamdaman ay sobra sa timbang o napakataba. Dahil ang labis na katabaan ay nagdudulot ng insulin resistance, ang mga taong napakataba ay nangangailangan ng napakaraming insulin upang mapanatili ang normal na antas o level ng glucose sa dugo. Ang metformin ay isang uri ng gamot na tinatawag na biguanide na nagpapababa ng level ng glucose sa dugo sa pamamagitan ng pagpapababa ng dami ng glucose na ginagawa ng ating atay at tumutulong sa absorption ng insulin. Isang sikat na gamot sa diabetes ang metformin. Dahil ang metformin ay mura, ito ay may kakayanan na magpababa ng level ng glucose kumpara sa ibang mga gamot sa diabetes. Ang metformin ay karaniwang inirereseta sa isang tao at kasama itong gamot sa pagpapanatiling makaiwas sa mga komplikasyon ng diabetes. Kadalasan, ang metformin ay gumagana kasabay ng isang malusog na dieta at ehersisyo.
Karaniwan din itong iniinom ng 2 beses sa isang araw kasama ng mga pagkain at maaaring tumagal ang inuman ng 1 linggo hanggang 2 buwan upang makita ang benepisyo nito sa asukal sa dugo. Ang metformin ay hindi aktwal na ma-stimulate sa paggawa ng insulin ang ating pancreas, ngunit sa halip ay gumagana ang metformin sa ating mga cells ng ating katawan upang gawing mas sensitibo ang mga ito sa sarili nating insulin na ginagawa upang tumulong sa pag-regulate ng level ng glucose sa dugo. Gumagana rin ito sa atay upang bawasan ang dami ng glucose na inilalabas nito sa daluyan ng dugo. Ang 3rd paraan pa kung paano gumagana at nagbibigay ng benepisyo ang metformin ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng direktang epekto sa bituka upang pabagalin ang pag-absorb ng glucose o asukal mula sa pagkain na ating kinakain. Bukod sa pangunahing benepisyo ng metformin na magpababa ng blood glucose level, ang metformin ay nakakitaan rin ng marami pang benepisyo. Isang napakahalagang pag-aaral na tumagal sa loob ng 10 taon at napag-alaman sa pag-aaral ng United Kingdom Prospective Diabetes Study na ang obese na pasyente na binibigyan ng metformin ay napag-alaman na nagkakaroon ng mas mababang cases ng cardiovascular cases kaysa sa mga binigyan ng mga alternatibong gamot para sa diabetes, tulad ng mga sulfonylurea o insulin bilang paunang paggamot sa diabetes. Ito ay higit pang napatunayan sa iba pang mga pag-aaral, kabilang ang isa kung saan inihambing ang metformin sa isang placebo na nagpapahiwatig na ang paggamit ng metformin ay nag-uugnay sa pagbawas sa mga kaso ng atake sa puso, heart failure at stroke. Mayroon ding positibong epekto sa level ng kolesterol na higit na nagpapaganda sa mga benepisyong proteksyonan ang ating puso. Ayon pa sa mga iba pang mga research, ang metformin ay maaaring makatulong sa ilang mga tao upang makapagpababa ng timbang. Gayunpaman, hindi malinaw kung bakit ang metformin ay nakakapagpababa ng timbang. Ang isang teorya ay maaaring isang dahilan ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng inyong gana sa pagkain. Maaari rin itong baguhin ang paraan ng paggamit at pag-iimbak ng taba sa ating katawan. Bagamat ipinapakita sa mga pag-aaral na ang metformin ay maaaring makatulong sa pagpababa ng timbang, ang gamot ay hindi isang mabilisang solusyon sa obesity. Ayon sa isang pangmatagalang pag-aaral, ang pagbaba ng timbang mula sa metformin ay may posibilidad na nangyari ng unti-unti sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Bukod pa dito, ang anumang pagbaba ng timbang na mayroon sa pag-inom ng metformin ay maaari lamang tumatagal hanggat ikaw ay umiinom ng gamot. Nangangahulugan iyon na kung huminto ka sa pag-inom ng metformin, may pagkakataon na babalik ka sa iyong orihinal na timbang. At kahit na habang umiinom ka pa rin ng gamot, maaari mong dahang-dahang maibalik ang anumang timbang na nawala sa iyo. Kadalasan sa mga nireseta ng ating doktor sa metformin, ito ay nagsimula sa isang mababang dose na karaniwang 500 mg 1 beses sa 1 araw na may kasamang pagkain, na tumataas pagkatapos ng 2 linggo na maaaring maging 2 beses araw-araw o sa isang mas mataas na pang-araw-araw na dose kasabay ng ating hapunan. Pagkatapos ay pwede pa itong dagdagan ng dose depende sa mga epekto sa level at response ng inyong mga asukal sa dugo. Ito ay dahil karamihan sa mga side effect ay maaaring i-consider ng doktor kung sakaling ito ay mararanasan. Tulad halimbawa ng mga side effect sa sikmura, tulad ng pagduduwal at pagtatae, ito yung mga karaniwang side effects. Ang karaniwang dose pa ng metformin ay 2,000 mg hanggang 3,000 mg araw-araw na maaaring hatiin ng mga doses. Maaari itong kunin ng 3 beses sa 1 araw kasama ng pagkain upang subukan at higit pang makontrol ang level ng asukal sa dugo. Ang mga tablet ay kailangan lunukin ng buo at hindi dapat durugin. May mga likidong formula kung hindi makalunok ang pasyente
At kung makakalimutan mo naman ang pag-inom ng isang doses ng metformin, pinakamaganda ay inumin ang susunod na doses ng inyong gamot sa karaniwan o dating schedule. Tulad ng maraming mga gamot, may mga ilang mga side effect na nauugnay sa pag-inom ng metformin. Tulad halimbawa ng pagtatae, bloating at dalas na pag-utot, pananakit ng tiyan, pagduduwal, kakulangan sa vitamin B12, metallic na lasa sa tuwing iinom ng gamot, hindi pangkaraniwang amoy ng katawan. Bagamat may mga ilang mga gamot na hindi dapat gamitin na kasabay ang metformin, sa ibang mga cases kasi, may dalawang magkaibang gamot na maaaring gamitin ng kasama kahit na maaaring magkaroon ng interaction sa metformin. Sa mga ganitong cases, maaaring gawin ng inyong doktor na baguhin ang dose o maaaring kailanganin na iba pang pag-iingat sa pag-inom upang hindi tuluyang maranasan ang mga side effects. Ang ilan sa mga halimbawa ng posibleng mga gamot na may interaction sa metformin ay ang mga gamot na iodinated contrast. O kapag sinabing iodinated contrast, ito ay ang mga gamot na ginagamit sa mga pagsusuri o yung tinatawag nating mga imaging test. Ilang mga anti-cancer drug, particular ang vandetanib at mga gamot na nasa ilalim ng klase na tinatawag nating tyrosine kinase inhibitors. Mga ilang antimicrobial na gamot tulad ng cefalexin at rifampicin. Ipinagbabawal din ang metformin na isabay sa alcohol, ngunit sa labis na dami lamang. May mga ilang gamot din na ipinagbabawal tulad sa gamot sa HIV, particular na ang dolutegravir. Karamihan sa mga gamot na ito ay may isang bagay na karaniwan. Kapag ininom ito kasama ng metformin, maaari nilang itaas ang level ng lactic acid sa ating katawan. At nagdudulot iyon ng ilang problema dahil ang pinakaseryoso o masamang epekto na nag-uugnay sa metformin ay ang isang kondisyon na tinatawag natin na lactic acidosis, kung saan ang level ng lactic acid sa katawan ay nagiging mapanganib sa isang tao. Maaari mong mapansin na nabanggit ko din kanina yung tungkol sa alcohol na kasama sa listahan ng mga gamot na may mga interaction. Ngunit sa sobrang dami lamang ng alcohol o sa mga taong heavy drinker ang nagkakaroon ng masamang epekto sa metformin. Mainam na uminom sa katamtaman na dami ng alak lamang habang umiinom ng metformin. Ngunit kung kayang umiwas ay mas maganda na umiwas na lamang sa pag-inom ng alak. Dahil ang heavy alcohol drinking ay hindi magandang ideya habang umiinom ng metformin. Dahil ang labis na pag-iinom ng alak ay isang kilalang kadahilanan kung bakit mas tumataas ang lactic acid sa katawan. Maiiwasan naman ang mga drug interaction na ito kung hindi ka sigurado sa mga iba pang mga gamot na iniinom mo kasabay ng inyong metformin, so mas mainam pa rin na magtanong sa inyong pharmacist o sa inyong doktor upang ma-check ang inyong mga gamot kung ito ay bawal pagsabayin kasama ng inyong metformin. Ang pag-inom ng ating maintenance na gamot na metformin ay malaking tulong upang makontrol ang pagbaba ng ating blood sugar level. Subalit upang mas makontrol ng lubusan ang ating diabetes, mas mainam pa rin na samahan ito ng mga tamang gawi tulad ng pagkokontrol ng diet, uminom ng tubig sa halip na uminom ng matamis na inumin. Isaalang-alang ang paggamit ng isang alternatibong asukal sa iyong kape o tsaa. Kung umiinom ka ng alak, uminom ng katamtaman. Taasan din ang mga physical activities tulad ng tama o wastong pag-ehersisyo lamang at tamang pagsunod sa mga itinakdang oras ng pag-inom ng inyong mga gamot. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video, kung maaari lamang po ay paki-like at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Kung meron po kayong mga katanungan at product suggestions na nais po ninyong pag-usapan sa ating next video, ay mag-iwan lamang po kayo ng komento sa aking comment section. Muli, ako po si Renz Marion. Maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. Bye!